Hi guys! Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, i-subscribe. Samwala Steak! Ililibot ko kayo kasi sobrang ganda ng kennel na to. Nakita nyo, di ba? Pembroke Wells Corgi. Di ko alam kung tama mga kawalistik ha. Kasi sabuli tayo eh. Tingnan nyo ha. Lakas tayo. Grabe! Gusto kong makita nyo na. Please welcome, Selton Corgis. So guys, nakita niyo yung intro, di ba? Pembroke Wells Corgi. Bahala na kayo kung tama. Ayun, papasok na tayo. Makikilala na natin kung sino ba ang nagmamay-ari sa Selton Corgi. Kasi kung babasahin niyo yung Selton Corgi, social. Letter Z. Di ba? Kaya tara. Ayun, sakto yung mag-asawa. Mag-asawa ang may-ari ng Selton Corgi, papaliwanag nila. Magandang araw! Guys, please welcome Sir Ton and Ma'am Sel. Hop! Narinig nyo, ulitin ko ha. Sir Ton and Ma'am Sel. O ngayon, dito natin tanungin. Sir, saan nyo ba nakuha ang pangalang Selton Corgi? Ayan. Ako, Corgi sa is yun, pinaghalong ni ang hirap, di ba? Di ba nakita nyo, Selton, pinagsamang pangalan, pero nung pinagsama, social na sila. Kaya talagang hanapin ko to, pupuntahan ko to. Saka napakaganda ng channel nila, ng playing pen nila, pero pakilala muna natin sila, nauna na kasi ako. Sir Ton, pakilala naman po kayo. Kanagin po sa inyo, mga kawalastik. Sir, okay. Guys, syempre, pasok! Ano nga pala ang pangalan nito? Guys, islaw oh! Andyan na oh! Islaw kami! Oh, go! Islaw! Okay guys, sir, wala nang paligoy-ligoy ito. Ang gagawin natin ngayon ay... Kasi malaki yung ano nila. Malaki ba kayo nito eh. Kaya ganito, parang kennel tour. Dito tayo mag-uumpisa kasi pagpasok pa lang natin dito, nakita nyo naman. Ang ganda, di ba? Ngayon, tanong natin, ang itatawag ko na lang sa kanila ay Selton. Kasi Selton naman talaga. Selton, i-tour nyo naman kami dito, ngayon. Ano ba ang lugar na to? Bali, itong place na to is parang dinesign namin for parang receiving area po, and then yung mga stud po na i-prepare sa mga meals natin. Dito din, ma'am. Dito din po. Para po medyo komportable sila. Kasi po sa labas medyo mainit na po. Kaya po, ginawa namin to para at least medyo komportable din sila. Grabe. Yung mga magpapastud dito, guys, ay napakasarap ng buhay. Kasi air condition to. Pagpasok mo, air ko na agad. Diba? Kaya sobrang sarap dito. Ngayon, parang syempre, nasa bakasyon yung syempre, asin. Kung ikaw yung magpapastad, ang sarap yun ng pakiramdam mo kasi may upuan na, ready to eat na. Diba ma'am? Ang ganda guys, oh. Diba? Ma'am, yeah. Question, sir. Sino nag-isip nito? Ito po talaga is parang nakita namin doon sa Pinterest, pero all in all po, siya talaga. Parang pinag-combine niya yung magaganda. Then, yun po, pagka pupunta kami sa bilihan ng mga furniture, siya talaga nag-iisip po. Sa mga tuwid. Design. Artistic si Sir Ton. Yes. Diba? Sobrang diba? Ganda, sir. Sobrang ganda. Diba? So, sir. Finals graduate kasi. So, sir, ano yung po? Yes. Sa sobrang dami niyong courses, so, ilang sa isang linggo, ilang beses may nagbibisit?
mahirap ito dun, pero may mga season na marami talaga, may mga season na sama lang. Pero i-average natin per week, sir, yung stud, mga nagka-kennel visit, at saka yung mga tumitingin ng dogs talaga, para naman yung nasa 10 to 15. Napakarami. Diba? Pero guys, welcome sila lahat. Welcome sila lahat. Guys, pero sabi ko sa inyo, umiikot na kasi kami, iniikot na kami. Ang daming aso, ang daming corgis, grabe. Tsaka ang gaganda. Tsaka talagang wala akong ibang nakitang corgis kasi sir, talagang naghahanap ako ng bawat breed kung maaari. Pero ito talagang naano ng attention ko eh, lalo na yung kennel nila, nakita niyo naman sa intro, di ba? Ang unique, ang ganda. Yung Selton kasi parang US brand. Promise! Tapos nakita mo ba yung kennel nila, di ba guys? Proudy Pinoy yan, Proudy Pinoy. Oh, di ba? Pinoy breeders magiging. Oh, ayos. Tsaka, ang mga stud dito, si Islao, isa lang yan. Pero, sir, kasi, sir, ang mga stud pangkaraniwan, dalawa, ganun ang mga stud ng mga sabuli, dalawa, tatlo, pero sa inyo, ilan? Nasa 10 sila, pero 12 na sila kung ilalabas na namin this year yung dalawa pang in-house namin. Grabe, no? Sa mga kliyente yan. Grabe, di ba? Malupito, malupito. Okay, sir. Dahil nandito na tayo at nandito na si Islao, ang unang-unang stud ni sir. Ngayon, tanong natin, saan ba galing si Islao? At ilang taon na siya? Bali, ito si Islao. Isa sa bago naming stud na in-open namin this year lang siya. Pero yun, nakuha namin sa crowd, sa kaibigan namin, para sa breeder namin, sa kaibigan namin breeder na taga Vietnam. Vietnamese siya. So, bloodline niya is may background siya ng US at saka Taiwan. Pero sa Vietnam mo nakuha? Oo, sa kaibigan ko. So, yung bloodline niya, ano na ng bloodline niya, no? Mm-hmm. Ano na rin, no? Oo. Ito ba is ano, blockbuster ba ito mag-stud, sir? Sa ngayon, ito yung medyo mataas ang rate eh. Question, sir. Bakit mataas yung rate niya? Anong kinaibahan niya? Bukod sa bago yung bloodline niya dito sa Pilipinas. Okay. Ito yung sa amin bilang breeder. Alam namin na mas makakapagbigay, makakapag-produce ng puppy na talagang alam namin mag-i-stand. Instinct na namin bilang breeder. Siguro dahil sa experience na rin. Ilang taon na rin kami nag-aaral sa pag-breed ng corgis. So, malaki yung potential namin dito kay Islao. So, sir, si Islao, pag ayan, may mga nanonood sa atin, merong corgi. Magkano ba ang stud ni Islao? Sa ngayon, weight niya is 60. 60. Pangkaraniwan ba, sir? Mas may mababa pa doon? Meron pa ang pag-breed namin, may 25, 25, 40. Mataas. Okay. Hindi sir, kasi kami, hindi kami marunong sa corgi. Pero nung paglabas ni Islao, di ba lahat maganda lang kami? Maganda talaga. Di ba? Ganun yata siguro pag mag-aaso na. Tsaka alam na, no? Tsaka napakalinis, no Han? Sir, question. Mayroon po bang certain color din? Ang may colors din ba? Variety of colors ang corgi? May ganun po ba sila? Or height standards? Meron po ba silang ganun? Yes. Pagdating sa color, dalawa lang yan halos eh. Red, white, at saka okay. Mayroon mga rare silang tinatawag. Mga blackhead, tricolor, at saka sable. Okay. Pero sobrang cute no, Han. Adorable sila. Mga kawalastik, baka kala nyo dito na lang. Labas tayo. Ayun. Okay. Para malam, kasi baka akala nyo, dito na natapos eh. Umpisa pa lang to. Let's go. Tara. Okay. Ma'am, pasyal ko kayo. Si Islao. Si Islao, ma'am. Diyan lang siya kasi aircon yan eh. Ma'am, si Islao po ba is nakatira sa loob ng bahay? Opo, nasa loob siya ng bahay. Alam nyo na. Eh, mahal ang stud eh. Kailangan nakakaranas ng masarap. So, guys, diba? Sobrang lawak. Talagang alam mong, love yung aso, hindi lang puro breed, love talaga. Sobrang laki, grabe. So, sir, Sir Ton,
bago dito, kasi mamaya guys, palalabasin yan. Diyan, diba? Para makita natin kung gano'ng kakonte ang corgi dito. Since nandito na tayo sa napakaliit na playing pen. Ang ganda guys, ang laki. Eyes, grabe. Nararamdaman ko, pakiramdam ng mga corgis dito. Ang saya. So sir, ito naman, ang ikwento mo, ano ba to? Para sa mga kawalastik natin. Yan, ito, bali, nag-create kami ng outdoor kennel talaga para sa mga alaga natin na corgis. So ayan, dito madalas sila naglalaro. So, syempre, mga alaga natin, pinapasaya nila tayo. So, gusto rin namin maging masaya rin sila sa place nila dito sa amin. Sobrang ganda, sir. Ayan, nag-create kami ng... Sir, alam ko fine arts ka ha, pero sobrang ganda ng paggagawa. Sobrang. Simple, ano, simple pero functional para sa mga alaga natin. Ma'am Sel, itong bato na to, para talaga sa aso to, kaya mo nakuha o design lang talaga? Una, dapat ano eh, grass siya, pero medyo ang hirap i-maintain. Inaano nila eh, tawag yun. Kinakalkal. Kinakalkal nila eh, so from time to time, lagi na lang nasisira. Pero yun, inaral naman namin ng corgi ay herding dog sila. Kaya okay naman sa kanila yung mga ganyan. Kahit ganyan yung surface ng kahit parang ganyan. So ibig sabihin sir, kumbaga, mas okay. Yes, sa kanila, kumbaga kahit bato, mas okay. Okay. Kasi okay. Sir, sa bully, di ba may show din ng bully. May show din ng corgi, di ba? Yes, yes. Oh, di ba? Ngayon, importante sa kanila yung pasture. Yung tindig ng farms. So, ang maganda sa kanila, yung mga semento, mga bato, para mas tumigas yung pasture. So, yung paglagay nyo nito, mas umokay. If ever. Ay, natanong ko nga pala sir. Sumasali din ba kayo na show? Yan ay hindi open kami dyan, pero sa ngayon hindi pa namin na-explore namin yan pagdating ng araw. Han, kasi yung mga dogs sila nasa loob na yung mga main stand. Eriko, hindi. Naiintindihan ko sila siguro. Kasi Han, napakatagal natin bago isali si Beast. Oo. Yeah. Tsaka si Boss. Hindi sir, hindi rin kasi biro eh. Hindi rin kasi biro eh. Sa totoo lang, yung buhay din ng kaso. Kasi yung training, daming nawawala na dahil sa training, heart attack. Kasi syempre, kailangan palakasin mo ang ano. Immune system. O, ang mahirap, ang aso hindi nakakapagsalita. Hindi nila nasabi na pagod na ako. Kaya okay lang sir, ano yun yung pa hanggang makapaso kayo. Pero mas maganda kasi, parang yung anak mo, first owner. Parang ganun eh, yung pakiramdam pag yung aso mo. Di ba? Kaya, dapat. Ini-encourage ko na siya. 2 years, 3 years ago. Pero, sabi ko, gusto ko ikaw yung mag-handle talaga. Ayoko na ipapa-handle natin. Gusto ko ikaw mag-aral mag-handle. Yeah. Sure, pero, hindi pero pa siya sumali. Pero ma'am, hindi pa siya nag-aaral. Grabe. Kasi ma'am, ako ayaw. Pero syempre, sir, nakakabilib kung babae talaga. Di ba? Kasi pangkaraniwan, lalaki ng handler eh. Then, yes. Di ba? Kaya yung passion naman. At siya mismo yung nagpalaki ng dog. At saka ang pangarap namin. Mas ilalakas eh. Parang gano'n. Ang gusto namin yung ilalaban talaga natin dito sa Pinas or international. Gusto yung dito na natin tinanganak eh. Gusto namin yung produce na talaga. Dito na, island born. Namin. Produce parang, na. Parang yung pride ba, yung sense of pride, mas iba eh. Oo, oh, tama. So sir, papalakpa mo kayo dahil bato to. Sobrang ganda. Kumbaga, ready para ready na kayo para sa show. Pero guys, yung sa FB nakita ko. Ito talaga sir, hindi ko alam kung dahil design mo to. Pero itong grills niya no, ang iniba. Ewan ko sa inyo kung simple lang ha, pero sa amin napakalaking kakaiba siya. Kakaiba siya. Sobrang kakaiba siya. Sino nakaisip niyan? Sir. Abali, ang intention sir naman talaga namin ay basta maglaro lang ang mga dogs. Parang basta maging masaya lang sila. Actually, dun talaga natin nakikita na masaya ang aso. Pag sila dyan, madumi sila, garambulan sila dyan. Dun talaga sila nag-e-enjoy. Kaya kami man, ganun siya. Sir, alam mo ang kinaiba kasi nito. Dibahan, sa bully. Stainless. Stainless, sir. Stainless talaga. Pero ito kasi... Bumagay sa ano eh, parang rancho ba? Oo, parang rancho eh. Kaya naapo ko talaga ang atensyon. Grabe, ang ganda nito ng kennel nito ni sir. Ang ganda, pati ni ano. Oh, slow. Diba? So para sa akin sir, itong concept mo ng kennel mo is 10. Para sa 10 over 10, no? 10 over 10. Kasi unique siya, diba?
unique siya. Grabe, ang ganda. Sir, kasi nung nakita ko yung picture nito ng playing pen mo, andito to. Ah, okay. Ano ba to, sir? Yun yung tanong ko. Accent lang yun, actually. Actually, wala lang. Frustrated ano lang ako. Frustrated, wala, pag may sobrang kahoy dyan. So, might as well, wala mang ginagawa minsan ng pandemic. Design lang, ganyan. Sir, aesthetics. Yung sinasabi mong wala to, ang laking impact sa akin, kaya ako nandito ngayon. Sobrang ganda ng pagka-design. Ang ganda ng pagkaka-picture ni Ma'am Sel. Si Ma'am Sel ang may gawa, kaya nandito tayo ngayon. Ito yun, galing dito yun eh. Ito yung parang cover photo nyo sa FB page. Ayan o. Sige, pakita mo. Yan yun, guys. Ang laking accent itong ganda rin ito. Hindi siya marumi, di ba? So, sir, ito, pag may dumadalaw, galing sa aircon, yung mga tao, pwede tayong, siyempre, minsan, breeder sa breeder, napapahaba ang kwentuhan. Lalo na pag, alam mo na, may mga newbie, siyempre, willing tayong mag-share sa mga ganyan. Kaya, ayun, pwede tayong mag-merienda dyan, hanggang, kung pwede, mag-overnight pa, sige, okay lang. Grabe, di ba? Ganyan kami ka-welcome dito. Hindi, tsaka sir, ready to drink, may ano eh. May bar, may bar counter. Para ka nasa resort. Para ka nasa resort eh. Pero nasa kennel ka, no? Ang galing, ma'am. Han, parang tinatawag na ako ng mga corgis doon banda. Parang gusto ko nang pumunta doon. Sir, pwede mo ba kaming ilibot doon? Oh, sige. Tara, game. Na, si Isla, gustong sumama. Jesus! Stay lang! Sir, pwede na muna. Andito na tayo ngayon sa unang room. Ngayon, eto maraming corgi dito. Papaliwanag ni Ma'am Sel kung sino-sino ba mga corgi dito. Kasi mukhang nakakaamoy. Ang gaganda. Baka magkaroon ka na ng corgi. Ma'am Sel, sige, paliwanag. Bali, itong room po na to is naka-design for our in-house na females. Okay. And then yung mga dogs po namin na nire-rehome. Nire-rehome. Yeah, so, ma'am, this side is puro female. Apo, ito po puro female lang. Ma'am, ito yung gusto kong itanong sa'yo. Anong pangalan ng color niya? Siya po, tricolor. Kaya po siya tinawag na tricolor. Kasi meron siyang white, kaya siyang black. And then, ito po, meron siyang black. Parang yung color black. Yung presyo nila, mas mahal ba o regardless? Ma'am, depend po tayo sa quality. So guys, may itatanong tayo kay Sir Ton. Kasi sabi ni Ma'am, tricolor to. Ngayon, tanong natin, Sir Ton, ano ba, yung kulay ba na halimbawa tricolor, mas mahal ba o regardless? At saan ba nakikita yun? Hello, sa corgi, ang kulay, hindi naman nagbe-base, nagde-depend din yung quality. Yung price. So, yung price. Kumbaga, para sa amin, bilang breeder, mas kami nakatingin din sa structure. Guys, hindi natin mabibigilin ng tingin. Marami pa ako itatanong, dito lang tayo sa parang ito. So sir, balik tayo doon sa tanong ko kay ma'am, kasi sinabi niya nga, tricolor. Ang tanong ko dyan, meron bang dagdag yon yung tricolor sa para maging mahal ang isang corgi o pati sa quality? Oh, ano ba? Paano ba ang quality niya? Sige. Bali sa experience namin, so yung color hindi ito katulad sa ibang breed na nagde-base yung yung price eh. Sa amin na sa mas nagpe-pay attention kami dun sa structure, kung gaano kaganda yung gaano kalaki yung buto at saka yung quality ng fur, regardless kung tricolor siya or red or standard coat or fluffy coat,
hindi masyado nag-matter yun. So, kami bilang breeder, gusto namin makilala sa mga corgis na talagang nagka-carry ng malalaki yung paa, maikli yung legs. Okay. Kaya nakita ko nga eh, malalaki yung paa, yun ang sinabi sa akin ni Sir Ton eh. Pero, dito sa side na to, yun yung mga ano niya, parang in-house breeding, kumbaga. Yes. Dito naman sa kabila, yun ang sinasabi ko sa inyo. Baka ito na, na magkakaroon ka ng corgi. Kasi, ma'am, yung dito sa side na to ay? For sale or for rehoming. Okay. So, pagkakataon nyo na, o tanong natin, saan ba nyo makukontak ang Zelton Corgis, ma'am? Meron po kaming Instagram na account, Zelton Corgis lang po. And then, meron din po kaming page, Zelton Corgis din po. Follow nyo lang po kami. And then, meron din pong Facebook account. Kami din po yun. Yan po. Message lang po kayo if ever na masip kayo na gusto nyo po ng corgi sa bahay. So, kumbaga ma'am, kung gusto nila makita, magbibisit sila dito. Ang ganda dito. Sabi ko sa ikaw nanonood, sabi ko sa iyo, baka pag uwi mo, dalawa dala mo. Ang ganda dito. Tsaka mahal. Mahal talaga. Hindi mahal na ano. Mahal na mahal. Love. Oh, so, ito yung part na yun. Oops! Tanong din natin, magkano ba ang corgi? Yan. Ako din, hindi ko alam eh. Kaya, ito mga expert eh. Magkano ang corgi? Zelton Corgis. Bali, kung pag-uusapan yung market price o yung dito na sa Pilipinas ngayon, sa local boy namin, nag-range ng 100 to 250,000 pag local boy natin. Kumbaga, so, sir, quality din talaga yun. Depende. Mas mataas kapag siyempre yung mga first pick, mga top picks. Yun. Ha! Ganun pala ang price ng corgi? Grabe, no? Grabe talaga to. Eh, ano pa yung in-invest nila? Para sa good quality ng corgis, di ba? So, wala lang yun. So, talagang, yun din pala yun. Para rin palang bully. No? Parang bully din, no? Nagpaparehas na nga yung price range ng local born at saka mga imported. Import. Kasi nag-import din kami. Wow. Importer din kami. Pero ngayon, kasi magaganda na yung mga piyasa natin dito sa Pilipinas. Sumasabay na yung mga local born natin. Hindi nga, minsan nga mas lamang pa. Or kadalasan mas lamang pa. Para ko sabihin na hindi na natin kailangan talaga na mag-depend sa ibang bansa para maghanap ng magandang corgis. Maraming mahusay na corgi breeder na sa Pilipinas. Wow, ang galing. Shoutout sa mga corgi breeder ng Pilipinas. Ha? O ano, dalawa yan. Dito yan, ha? O, contact para may papi na kayo. Pero ito, ano naman to? Yes. Oh, so tara, invite ko kayo dito sa isang room. Yeah. Ay, dito para sa may aircon han. Tambay lang. Kumbaga, pag meron tayong nakapuso ang corgi at gusto niyo siyang pilatisin, so dito tayo, pag-usapan natin yan. Ayun, ang ganda naman. Nandiyan siya, magiging na siya talaga ng maayos, paano gumalaw, pati temperament niya. So dito madalas nagtatagal tayo kasi dito pinagmamasdan talaga. Tsaka guys, sa kabila, aircon yun. Dito din. Hindi naman sila papaya. Tsaka sir, bakit ang dami electric fan? Oo, ako lang. Ayan o. Yes. Bakit ang dami sir? Minsan yung init kasi hindi kaya yung aircon. So support namin. Ay, mahal na mga. Yung sinasabi kong mahal. Mahal na mahal. Love na. Tsaka, ang ganda. Ito pa lang yung parang viewing. Gusto kong makita si ganito. Ano ang mga available parties? Yan, tapos upo ka dito. Tinan mo naman upo ka nila, oh. Parang prinsesa. Oh. Yan yung view mo. Oh, yan yung view mo, oh. Grabe, oh. Ma'am, question. Yes, sir. Sino yung corgi niyan? Ito na lang, sir. Isa po sa mga stud na. Ah, kaya palang ganito rin, eh, no? Ang pangalan po niya si Kenshin. Kenshin. Dahil nahilig po to sa ano. Kenshin na palabas. Ah, okay. Eh kasi si Kenshin kasi kami niya. Japan-Japan ako na po ng kapalitan. So sir, ito si Kenshin. Yes. Si Kenshin ay stud nyo. Ngayon, magkano ang stud ni Kenshin? Si Kenshin, 35 ang rate niya. Ah, okay. So si Kenshin sir, kailan mo nakuha?
nakuha namin siya 9 months pa lang siya eh. So, ngayon, magti 3 years old na siya mahigit. So, in-open namin siya bago siya mag 2 years. Kung nakita na namin yung mga quality, mga produce niya, marami na mga na-satisfy ng mga stud clients. Kahit kami mismo, isa yan sa madalas namin ginagamit pag sa mga in-house namin. Sir, parang sobrang pandak niya, no? Bilang breeder ng Corgi, ang talagang ma-appeal sa amin yung mas nagiging punggok siya, mas nagiging pandak, mas may clay yung paa, mas dun nagde-depend yung price namin eh. Pag mas may clay yan, dun siya pumapalo ng mas mataas na presyo. Anong height niya, no sir? Ni Kenshin? Yan din niya sa... Tapos yung coat niya, no? Tsaka ang gusto ko sa kanya, yung coat niya kasi sa husky, tapos may woolly husky. Yes, yes. Yun yung mga makakapal. Mm-hmm. Ito parang, ito yung kapal eh. Yan, sa corgi, yung tawagin natin na fluffy naman. Ah, oh, ito yung sir. Mas gusto ko yung ganito. Sa fluffy to one. Sa husky, woolly yung tawagin. Oh, ah, okay. Ayan pala siya, ma'am. So, 35 pwede siya hawakan, ma'am. Ha? Pwede hawakan? Hawak mo. Hello, mabait pa pala. So, sir, mabait po talaga ba sila? 99% naman. Okay. Question, sir. Kung ang American Bully ay companion dog, ano naman ang Corgi? Ang Corgi, personality nila, fun-loving din sila. Sa gusto nila, mapapasaya din nila yung amo nila eh. At, safety niyan. Kaya isa yan sa mga nakakahiligan ng mga ng market ngayon kasi kahit meron kang na bata sa bahay, may elders ka sa bahay, safe friendly siya na malimpit. Tsaka guys, yung mga mamahaling corgi nito ni sir, sa loob ng bahay. Mga katabi nyo ba? Tutulo? Meron po kami nakakatabi. Ayan o. Certified dog lover. Certified one. Hindi yung paggagawa ng kennel nila, han, dog lover. Grabe. Sobra, sir. Talagang hindi yung sila yung pinilit? Hindi, kasi alam mo kung bakit. Hindi pinilit yung pintuan niya. Sir, ano ba yung pintuan niya? Okay, dito naman ang wash area ng mga corgis natin. Oo. So, ah, okay. Dito yung... Ligo. At saka, nag-blower din sila, sir. Di ba? Usually, sabi kong hindi tinipid. Hindi pinilit. Ano ako? Diba? Samantalang aliliit lang naman ng corgis. Pwede nga dito eh. Alaskan Malamute, pwede eh, diba? Dati Alaskan Malamute kayo, diba? Start kami as Alaskan Malamute. Doon kami natuto. Tapos, nung natuto na, ay corgi pala ang ganda. Maliit lang. No, ma'am. So, ibig sabihin, sir, Ligo. Ligo. And blower. Yan, dito sila binablow. So, sir, ang blower, kailangan heavy duty ba? Mas marerecommend namin, lalo na kung marami kayong dogs. Doon tayo sa heavy duty na kunin natin para hindi tayo mabibitin, hindi mag-overheat. Sir, pero alimbawa, hindi naman ako breeder, nagustuhan ko, napanood ko kay Samuel Asti, bumili ako sa'yo. Anong pwede ako yung mga normal blower lang? Kami nag-start din sa ganun. Naalala ko nga nung time, no? Blower lang din sa book ni Jimmy na gamit namin. Pero okay naman yun. Kung isa lang o dalawa yung dogs natin. Pero siya, ilang minuto bago matuyo? Yung totoo. Kapag gamit yung... Yung pang tao. Matagal. Nakabuti ng oras. Isang oras. Pero pag heavy duty? Pag heavy duty, kaya ng 30 minutes. Depende sa coat nung... 30 to 45. So, same yan sa mga talagang may mga coat like Husky, Alaskan Malamute. Mm-hmm. Same sila kasi mahaba nga yung coat nila, di ba? Mm-hmm. Pero... Love na love, di ba? Guys, sa kasasalita ni Ma'am Sir, may nakakita ako dito. Sir, ngayon ko lang nakakita ko sa mga pampaligo ng puppy. Ano to? Para yan, yes, sir. Para yan sa mga, siyempre, pag puppies, kailangan na regulate natin talaga yung lamig. Tinplag natin yung lamig na ipapaligo sa mga puppy. Oh, hindi pwede sobrang lamig. Okay. Oo, pero tama. Pwede natin. Sa lahat ng kaya na napuntahan ko, ito yung may ganito. May hot and cold. May hot and cold. Grabe, parang taong corgi, di ba? Ito na ang inaantay nating lahat. Dahil tumatahol na sila, di ba? Kaya na tayo lumabas. Kasi oras na nila, ma'am, para maglaro. Sa playpen, ang
yun ang pinakamasarap panoorin sa Sambuanas. Tingin yung papanoorin mo silang lahat ng lalaro. Kaya, kasi 4:30 na han eh. Anong oras na ba? 4:30 na. So, it's time na. O, tingnan nyo sila. Habang naglalaro sila, tanungin natin si Ma'am Sel, kasi yung mga kahoy na yun na palusina na yun, para saan yun, Ma'am? Ano yun? Parang hinihilang namin siya, parang ano po, minsan pahingahan para yung ilalim, yung singawan, yes. Or pagka gusto po nila mag-tee dun sa taas. Hindi sila mainita, no? Hindi sila mainita kasi bato to eh. Ang galing, galing, galing. Tama. So sir, tanungin kita kasi ano ba ang itsura ng puppy na corgi? Kasi meron akong nakita sir eh. Pwede ba nating mapakita talaga hawakan? Yan, yan. Ito. Ito, ito natin. Ito yan. Ito. Yung itim yun. Oh, yung itim ang cute eh. Oo, oh, sobrang cute. Three months yan. Ah, okay. 3 months oh. Guys oh. Sobrang cute guys. Pwede na makipag-jamming dyan sa mga adult natin. Oh, ayan o. Oh, sobrang cute o oh, guys. So, so ito, for sale yan dyan. Yes, yes. Oh, ayan o. Oh. Ang ganda, ang cute. Ang cute niyan, ang cute niyan. Sobra. Yan sir. Saka makapal nga yung ano no sir. Oo. So guys, nakapaglaro na sila. Tignan mo, ang tatahimik na. Kanina nandun sa loob, ang iingay. Hindi kami makapag-interview dito. Pero tignan mo. Ang tatahimik na oh. Dirty diba? Dog is a happy oh, dog. Tired dog is a happy dog. Kaya ayan sila ngayon. Pero, syempre hindi dyan natatapos. Asan na yung mga stud na sinasabi? Meron sariling bahay. Meron silang stud sa loob. Mahal na mahal. Pero ito, hindi mo pwedeng hindi sabing mahal. Mahal na mahal pa rin kasi naka-aircon pa rin. Pero ang tanong, kakaiba sir eh. Kakaiba sir to eh. Tingnan mo. Tingnan mo. May cage. Pero, walang laman. Ano ba naman yan? Di ba, guys? Oh. Di ba? Sir Ton, baba nga tayo. Sir, ito kasi, ang laki ng kulungan mo, pero walang laman. Ano ba to? Paliwanag mo nga to? Yan, bali ito, outdoor kennel, kung talaga. Inspired to sa isang kaibigan namin, European breeder ni Sergi. Nag-advise kami na magkaroon pala ng playpen, sarili nila. Okay. At the same time, kung gusto nila talaga ng klima na malamig sa loob, sila na bahala kung saan nila gusto mag-stay. So, dito sa tropical na Pilipinas. Ibig sabihin, yes. Dalawang bansa to guys. Hindi naman. Itong labas na to, Pilipinas. Tapos yung sa loob, US. Kasi malamig doon eh. Tapos dito, Pilipinas. Ibig sabihin sir, andyan sila sa bawat square na yan. Grabe, di ba? Sir, dito lang ako nakakita ng ganito. Kaya gusto kong malaman kung paano. Pero ito, apat sila, di ba? Yes. Apat so lahat yan, may laman? Yes, yes, sir. Lahat yan, istad mo? Yes, sir. Okay, sige. Sir, pakita mo naman sa amin kung paano ba yan. Yan na, nagagalit na. O yan. Oh. One. Ganto guys,
ito yung mga stud ni Sir. Pero may nakita akong kakaiba kulay. Alam ko nakita nyo na. Pero dito muna tayo mag-umpisa. Ito, simula ako. Genshin. Rate na is 35. Oh, dito talaga ang bahay niya. Oh, 35,000 ang stud. Yes. And then? Hector. Hindi, yun si Hector. Ayami Hector. Si Hammer. Mga fluffy namin na big bones. Ay, oo nga pala. Si Hammer. Ano siya? Wagon. 35,000. Hector. Mm-hmm. Ang Hammer pala to. Yes, yes, yes. Ito si Hammer, ito si Hector. Hector. So, yan naman sir. 35,000 din. Okay, dito naman tayo. Sa kulay puti, guys. Merle. Ayan, oh. Merle, kung joke saan lang, yung sumuli, ha? May pagka-Merle. Diba? Sir, pero tanong lang sir. Ano yung proper term? Anong kulay niya, sir? Yes, tama kayo sir. Blue Merle siya. Okay, so, Blue Merle siya. So guys, ipapaliwanag lang ni sir kung anong uri bang breed to. Kasi baka maligaw kayo ha. Baka maligaw kayo sir. Para ito hindi sila maligaw. Ito yung tinatawag natin na Cardigan Corgi. Wells Corgi. Cardigan Wells Corgi. So, standard sa kanila yung kulay na Merle. Okay. Pero sa Pembroke kasi red white lang at saka tricolor. So sir, stud mo rin to. Pero dapat cardigan pa rin. Sa cardigan lang din. Oh, hindi mo to pwedeng i-mix sa ano, bawal na bawal. Maraming magagalit. Sure yan, 'di ba? Yeah, yes, so yes. Sa cardigan, kung merong ang cardigan corgi, eto na. Magkano ang stud nito, sir? Yan is 35 din. So Ma'am Sel, Sir Ton, maraming salamat at pinayagan nyo kung makita ang munting paraiso nyo para sa mga corgis nyo. Maraming salamat po. Selton, ang hirap. Ang hirap maalala, di ba? Andali, di ba? Andali. Selton Corgis, guys. Kung gusto mo ng mga quality corgis, ano lang kayo, message lang kayo. May Instagram sila, may FB page, and may FB na personal. Kasi yan, friend ko na sila eh. So, sir, may baka may gusto kayong pasalamatan at i-shoutout, sir. Kayo po muna. Una-una kayo, siyempre. Privilege na mapasyalan nyo kami, ma-feature nyo kami sa isa sa vlogs nyo. At ayun, at ma-present namin kung sino si Jelton Corgi sa Pilipinas. Sa mga followers nyo, mabuhay pa kayo, madumami pa kayo lalo. At sa Corgis, mga newbies, mga may experience nyo sa Corgis, huwag kayong manghiyang mag-PM sa amin pag may kailangan kayong tanong o kailangan pagdating sa Corgis. Yeah. Ma'am Sel, baka may dagdag ka. Sino ako po, ano lang. Thank you din para sa inyo po. So guys, hindi pa rin doon. Tapos na ang Selton. Pero, sino ba ang nasa likod ng kagandahan ng mga aso? Nabuhay ngayon ang mga aso nila, healthy sila. Siyempre, may kennel boy sila. Yes. Napaka-importante niyan sa isang kennel, ang kennel boy. Lalo na pag may malasakit pa ang mga kennel boy. Kaya, siyempre, sabi sa atin ni Sir Ton, may malasakit tong dalawa to. Kaya, sir, tawagin ito, mo naman. Ipakilala ko ang dalawa sa mga the best namin kasama dito. Si Master. Tanggalin mo ano mo. Shoutout ka naman. Ito si Teng, shoutout. Si Master Teng. Shoutout ko nga po pala dyan yung ano, sa Solid Cyclist Philippines namin dyan kay Sir J. Shoutout, saka shoutout sa nanay ko, saka kay Kuya Efrain. Taga saan ka ba, sir? Taga dito lang po, taga Bukawi lang po. Okay. At meron pang isa. Shoutout sa mga katibig ko, Pac Volleyball Club, sa Wild Bodies, and Shot Puno. Yan. Oh, walang masabi, di ba? So, yan yung mga talagang isa sa importante pagdating sa mga kennel. Ang mga namamahala sa kennel, di ba? Kaya sir, maraming salamat, Ma'am Sel, Sir Ton. Salamat. Sobrang thank you. So guys, abang lang kayo ng maraming pang breed. Kaya hanggang sa muling vlog. Bye-bye. Bye. Yay! Wasti!